Hi guys. Pasok kayo sa bagong ano namin, unit namin na bagong gawa. At dito tayo ngayon sa Red Residences, one bedroom unit. So, salamat kay Sir Wills, mag-feature sa amin ngayon dito. Magsimula tayo guys sa kitchen. So, sa kitchen guys, ayan, naglagay kami ng backsplash. Medyo nagkuhan tayo ng team na medyo greenish. And then dito, naglagay tayo ng dish rack. Ayan, para hindi masyadong nakakalat dito yung mga plates nyo. And then, dito din, meron tayong induction cooker, cooktop. Tapos, ayan, kompleto rin yan, may ilaw yan. Yung ilaw na to, nagdagdag tayo ng ilaw pa dito. Siyempre, isang malinis na ilaw yan para dagdag lighting sa ano natin, sa unit. Ayan. Kasama ng ilaw ng ano natin, ng range hood. So, dito tayo guys, sa CR. Sa CR yan, bago natin guys na design. So, naglagay tayo dito na yung mirror niya, ginawa natin ng pinto. Ayan. Bali, shelves siya. Nag-open shelves lang din tayo, naglagay tayo dito. Kasi si owner guys, hindi maglalagay ng washing. Kaya naglagay tayo dito ng, binuo na natin to ng cabinet. So, may drawer dito. And then, dito, meron din siyang mga lalagyan ng gamit. Ayan. Tapos, dito guys, ito, yung drawer. Ayan, mga lalagyan ng kung ano-ano, pwede na. Pwedeng kung anong gamit, pang CR. Tapos, ayan yan, naglagay tayo ng towel rack. And dito, nagpa-install tayo ng shower glass enclosure and shower heater. So, ito yung CR natin, guys. Ito yung kabuuan. Ayan, oh. Ang ganda ng natin, shower glass enclosure. Smooth lang siya para pag naliligo, hindi nababasa dito sa labas. So, guys, ayan. Punta tayo dito sa... Ito nga pala, yung dati pa rin natin na ano, sa kitchen natin, dagdag lang. Ito, yung patunga ng microwave. Ayan, medyo naglagay din tayo ng mga shelves dyan para kung ano yung pwede nating ilagay dyan. So, dito tayo guys sa living room. Living room guys, naglagay tayo dito ng ano, two-seater, malaking two-seater sofa to guys, sofa bed. So, pag may bisita si owner, pwede nating itong i-pull. Yep. Yun no. Yan, ganda guys. Tapos pwede na ding ilagay i-fold din 'yon para kung may bisita, malawang nahigaan 'to. Ang ganda pa. Tapos, madali lang din naman itong disassemble. Yun, yun lang. Tapos dito guys, naglagay din tayo dito ng bago nating ano, show rack. Medyo malaki, mas maraming malalagay. Ayan, medyo malaki siya. Tapos, 3-layer. Ayan o. Ganda na ito guys, promise. Bali, marami siyang malalagay. Tapos, naglagay din tayo ng ano, ng ceiling fan with light. Yung ceiling fan with lights natin, meron siyang tricolor na ilaw. Depende sa mood ni owner. Dito guys, sa area na to, ang TV area natin, ayan, naglagay tayo dito ng mga cabinet din. So, apat to. Ayan o. Maraming mailalagay na like, nasa ibang basa si owner, dumating dito, marami siyang abubot, or kaya si tenant, maraming mailalagay, mapaglalagyan. And then, sa ilalim na to, meron din tayong drawer. Ayan o. Soft close yan, guys. Ayan, kung makikita nyo. Diba? Tapos, ayan, meron din tayong ilaw dito. Nakita nyo yung ilaw natin, nakalubog na siya. LED. Ayan. Mapansin nyo, hindi na siya yung ano, yung nakakalat lang. Tapos, dito sa TV, meron tayong yung mga socket natin, nakita nyo, mga USB na. Kung may mag-charge, pwede dyan. Tapos, naglagay tayo ng TV na 43 inches. Naglagay tayo dito ng LED smart TV. Yan. And, yun. Tapos, naglagay din tayo dito ng dining chair. Kasi ito na yung halos magiging dining table ni owner or ni tenant. Para hindi na siya ano, hassle na nakaharang. So, bali ito, papasok lang natin. Ayan.
Okay, ito yung living room and dining room and kuha natin, entertainment area. Pricing nga pala, kung may mga nagtatanong, kasi maraming ding tatanong, Chuck, na paano ba, magkano ba yung magpa-furnish sa amin? So guys, ito, yung buong unit na to, ito yung kasama lahat ng buong package ng gawa namin. Kasama na ang appliances, ang customized cabinet, mga chairs na yan, and then sofa, lahat lightings, lahat kasama to, pati hanggang sa decorations, lahat kasama yan. So, bali, yan. Wala na kayong, pagka sinabi namin yung package price, wala na kayong ibang iisipin na additional na price sa sinabi namin. Kasi, halos kompleto na at matutulog na lang kayo sa unit nyo. So, kung may gustong magpagawa or mag-inquire sa amin, mag-message lang sa amin. Message nyo lang kami. Siyempre, don't forget to like and subscribe din sa JB Condo Decor. And kay Sir Will, pag may mga bibili ng condo, and mag-subscribe din kay Sir Will Blanza Realty TV. So, bali, doon nyo kami i-message. Dito, ilalagay ni Sir Will lahat ng contact details namin. So, guys, ito na yung pinakamagandang part na nagustuhan ko talaga dito. Meron tayong bagong ano, dito sa bedroom natin. Kung makapansin nyo, guys, yung design natin ngayon, iginit na natin yung bed sa pwesto. By the way guys, ito nga pala is 26 square meter. Bali, ganito nag-come up kami. Iginit na namin yung bed. And then may daan siya pareho sa gilid para makiikot si owner o si tenant kung sakali. Meron siyang dalawang table dito. Ayan o. Oh. Tapos nilagyan namin siya ng USB socket. And then meron din siyang mga ilaw. Ayan o, oh. Napakadali, easy to access lang. Pwedeng, if nagbabasa si owner, pwedeng siyang, ayan, ito lang yung itira niyang ilaw. Pwedeng-pwede kung natutulog na sa gabi. Ayan guys, ang ganda niyan. Tapos ito yung ilaw na to, nakalubog siya. Wala kang masasanggi na ilaw na nakalabas. Ang ganda na ito guys. Tapos dito nga, meron tayong naglagay din tayo ng simpleng partition, fixed partition, glass partition. Ayan o. No? Hanggang dito lang, parang ano lang, simply divide the living room and the bedroom lang. Ayan, simpleng-simple lang yung glass partition natin. Tapos, dyan sa mga table na to, guys, so, mapapansin nyo ha, may mga drawer yan, kompleto yan. So, yun. Yan, makakasama yan guys, lahat. Tapos, syempre, sa condo, medyo maliit lang ang space natin, kaya kailangan natin dagdagan ng mga storage. Dalawa guys, yan. And then, dito guys, naglagay tayo ng walk-in closet dito. 4-door. Ayan, may mga ano dyan. May kung ano gusto ilagay. Tapos, dito, naglagay din tayo ng ano, ng susian. So, kung meron kang gustong ilagay dito na ayaw mong mapakialaman ng iba or ni owner, ayan, may mga susian tayo. And then, ayan, susi. Yung iba naman, pwedeng undies. Ayan, oh. Pwedeng lalagyan ng undies o itong may susi, pwedeng dito mo ilagay yung mahalagang bagay na gusto mo. Ayun oh, nakalock na. So dito. Tapos yung pinto naman ito guys, ayan, naglagay din kami ng lock. Ayan guys oh. Okay, nakalock na siya. 'Yun. Kung may importante kang bagay na gustong iwan dito sa unit, pwede. Tapos dito naman yung mga ayan, yung mga ibang gamit. Nakita nyo guys, ang laki niya. Nagkasya yung mga beddings natin dyan. Extra beddings. So, ayan. Tapos yung mga damit, pwedeng hanger dyan. Tapos naglagay tayo dito ng vanity. Vanity mirror, vanity table. And then, syempre, naglagay tayo ng stool dito na ang lambot. Meron din siya guys na ano ah. Ayan, yung mga socket USB. Yun. Para kung gustong mag-charge, talagang minaximize natin dito yung lahat ng ano, lahat ng pwedeng pagsaksakan or pag-chargean kasi yung dalawang table, kung mapansin nyo sa gilid, meron siya. Tapos dito guys, naglagay tayo ng rack na ano lang sa curtain. Yan oh. Napaka ano na to, easy to install and then matibay pa. So ayan, medyo ang ganda pa niya ang tingnan oh. Kung mapapansin nyo guys, madali siyang hawiin or itabi.
Tapos kung gusto mong naman na medyo ano ka, natutulog pa o tinatanghali ng tulog, pwede mo siya guys ano. Yan, going dark. Kasi ito ano to, blackout curtain to. So yun, hindi ka magigising ng araw kung medyo tinatanghali kang gumising. And ito guys yung ano, sa balcony natin, naglagay din tayo ng dalawang chair na pwedeng tambayan. Ayun no? So, pwede kang magkape, kunin mo yung set, maliit na center table natin, yung coffee table, lagay mo dito. So, habang nagkakape ka, may view ka. Ayun no? Yan yung view natin dito sa Red Residences. Ayan. Tapos, ito, naglagay din kami dito ng dito kasi yung takip ng aircon na yung aircon natin, yung compressor niya, andito. So, ito naman, yung nilagay namin na to is movable lang din to eh. Pwede mo siyang tanggalin. Para lang ito, ano, yan yung compressor natin ng, ano, ng aircon sa loob. Pwede mo siyang tanggalin, pwede mo naman din lagay. Para yung, ano niya, yung hangin niya, hindi direct sa'yo pagka umaandar, sa baba siya humahangin. And guys, napakita namin sa'yo buong kabuuan ng one bedroom unit, 26 square meter ng Red Residences. Pero po pwede natin ito ipit sa lahat ng SMDC one bedroom unit. Kung gusto nyo ito ang paggawa sa amin, mag-message lang kayo ulit at mag-subscribe sa amin. Subscribe po kayo, JB Condo Decor. And syempre, pag bibili kayo ng condo unit, subscribe naman kayo kay Sir Will Blanza Realty TV. Okay guys, maraming salamat. And sa owner po na to from Hawaii, maraming salamat po. Thank you. Do you own an SMDC condo that you wanted to lease out or listed in Airbnb? We can feature it in our YouTube channel for free and share stories and makeover process. Just contact us on the numbers below. Thank you and God bless.